ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tagapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong pumalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Napakahalaga na lagi at madagdagan ang pangunawa natin
kung sino nga ba ang Panginoong Jesus. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin who Jesus is, especially according to John. Thank you, Father, that you have sent your Son, Jesus, into our midst to be our Savior, to be our friend, to be our Lord. We ask you, Lord, to forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities. Make us whole, O God. Wash away our sins with the blood of Jesus and make us able to see you, to know you, to understand your truth. Patahimikin niyo po ang aming puso ngayon, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming katawan. Patibayin niyo ang aming pananalig at turuan niyo po kami. We ask you, Father, send your Holy Spirit unto us, O God, so that we may comprehend difficult things. Maunawa namin at mabot ang mga matataas na mga karunungan para lalong lumalim ang aming pananalig. Lord, lead us, be the speaker, and as you teach us, may you take care of our loved ones who are not with us right now. Ilayo niyo kami, Panginoon, sa mga tungso, sa mga gawa ng kaaway. Protect us from the works of evil men and evil spirits, and may your peace reign in our hearts. We thank you, Father, in the name of your Son, Jesus our Lord. Amen. Si John the Baptizer is one of the greatest witnesses to who Jesus is. Sa kanya po lubos na nagpakilala ang Panginoong Jesus at ipinakilala kay John ng Diyos Ama sa Langit ang Panginoong Jesus. Higit kanino pa man ang pagpapakilalang ginawa ng Ama sa Langit sa Panginoon kay John. Kay John ipinakilala ay napakalalim at dapat na laging pag-aralan. John 1:19-35 ang ating papasahin ngayon from the Contemporary English Version, and we'll begin with verses 19-23. The Jewish leaders in Jerusalem sent priests and temple helpers to ask John who he was. John answered in the words of the prophet Isaiah, "I am only someone shouting in the desert, get the road ready for the Lord." So nakita po natin dito na tuwing meron nagtuturo sa labas ng templo ay naliligalig yung templo at pinatatanong, sino ka? Anong karapatan mo para magturo? So may mga pangunahin na pinuno ng Jewish community sa Jerusalem yung pinadala kay John the Baptist. And John quotes Isaiah, effectively connects his ministry with Old Testament prophecy. Sabi, sino ka? Ako isang tinig lamang na bisigaw mula sa ilang o mula doon sa labas ng lungsod. At ito isang quotation mula sa propeta si Isaiah. Therefore, kinunek agad ni John the Baptist ang sarili niya, ang kanyang ministry, sa otoridad ng Old Testament. And here, effectively, he clarifies his identity and role. Just an usher. Siya lang ang tagapagbukas ng pinto, tagahawa ng daan para doon sa tunay na darating na mahalagang Mesiyas. And effectively, John strengthens whatever he could say about Jesus because he appealed to the authority of the Old Testament. John 1:27 Some Pharisees, this time another religious group, had also been sent to John. They asked him, "Why are you baptizing people if you are not the Messiah?" John told them, "I use water to baptize people, but here with you is someone you don't know. Even though I came first, I am not good enough to untie his sandals." So dalawang partido na ang nagpunta kay John. Magkaiba kasi itong mga taga-templo, magkaiba yung mga Pharisees, iba pa yung mga Sadducees. Noong panahon po ng Panginoong Jesus, ang dami mga religious sects, marami mga grupo-grupo, kanikanya ng pagpapagalingan at kanikanya ng paramihan ng miyembro, para ngayon din. So pare-pareho nagpadala ng representative dahil sinisiyasat kung sino si John. Because John was becoming very popular, a lot of people were going to him instead of to the usual religious centers and meetings. So here, John introduces the entry of Jesus and sets the tone for Jesus' arrival. High expectations. Sabi, wala po ako, bali wala lang ako. Yung pinagkahawan ko ng daan, yun ang talagang hintayin ninyo dahil yun talaga ang tunay na tunay. Hindi nga ako bagay na magtali ng kanyang sandalyas o magtanggal ng tali ito. So John places Jesus above himself, though he started his ministry much ahead of the Lord Jesus. John 1:29-30. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world."
He is the one I told you about when I said, someone else will come. He is greater than I am because he was alive before I was born. Mga loaded na mga sentences ito. Napakatatakas ng mga binitawang salita. Finally, ang nagpakita na dumating doon sa lugar na pinagbabautismahan ang Panginoon mismo. And John testifies that Jesus is the Lamb of God. Ang Israel po ay may tradisyon ng mga lambs being offered for the forgiveness of sins. Ang kanilang temple sacrifice ay nakasentro sa pag-o-offer ng lamb. Kahit doon sa mga maliliit na dako ng kanilang sambahan, nagdadala ng mga tupa at may mga seremonya. Ang seremonyang ito ay hahawakan nila yung ulo ng tupa na parang inililipat doon yung kasalanan ng buong community. At pag ang tupang ito ay inialay, kinatay, ang dugo nito ay winibisik sa iba't ibang bahagi ng bahay-sambahan nila. At ito ay pinaniniwalaan at itinuturong naglilinis ng kasalanan ng mga taong inaako ng tupa. Leviticus 4:32-35, offer a lamb as a sacrifice for sin and your sin will be forgiven. Can you imagine the shift when John says, Jesus is the Lamb of God? Na yung lahat ng mga tupang iaalay na noong unang panahon, eh ang katumbas itong si Jesus na ito na ngayon ay nakatayo sa kanila at kasalamuhan nila araw-araw. Hebrews 9:22, the law says that almost everything must be sprinkled with blood and no sins can be forgiven unless blood is offered. So without the shedding of blood, there is no forgiveness. And this time, it is the blood of Jesus, the Lamb of God, that is going to be offered. Kaya sabi pa ng 1 John 1:7, the blood of Jesus washes all our sins away. Tayo kasi, nililingon na lang namin yun natin ang mga nakaraan. Kaya para tanggap na natin na Jesus is the Lamb of God, His blood cleanses us from all sin. Pero nung araw, ang unang binitawa ni John ng mga salitang ito, kagulat-gulat ang mga claims. Ibig mong sabihin, ang taong ito siya ang magiging love, eh di ba ang love? Yan ay inaalay, itinitigis sa kanyang dugo para sa paglilinis. So ganyan ba ang mangyayari sa Jesus na ito? At sino naman siya para apuin niya ang kasalanan ng sanlibutan at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay linisin ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon? Napakalaking ideya ito ang binubuksan ni John. That Jesus is God's lamb. That Jesus is God's sacrifice for the forgiveness of sins. Basta given na yun, mga kapatid, na yung kasalanan, kailangan may sacrifice para mapatawad. At kailangan dugo ang sakripisyo. 1 Corinthians 5:7, our Passover lamb is Christ who has already been sacrificed. Kukunitain natin na nung unang panahon, na nung sila Moses ay papalayain ng Diyos mula sa Ehipto, ay meron munang dadaan na kamatayan para sa lahat ng mga panganay na anak ng buong Ehipto. Bawat bahay ay dadaanan ng espiritu ng kamatayan. At ang mga Israelita ay tinuruan ng Diyos na magkatay ng hayop at pahiran ng dugo ang mga pintuan nila. Yung dalawang posting nakatayo at yung isang nakahinggang gano'n na pinagpapatuhan ng dingding, pinagpapahiran ng dugo. At pagdaan ng anghel ng kamatayan, pag nakita niya yung dugo, lalampasan niya yung pinto na yon. It will be passed over. At alam natin na ang dugo ni Kristo ay natigis din sa cruz, vertical at saka horizontal wood. Ganon din yung sa pintuan na vertical at saka horizontal. Yung imagery is so precise. So makikita natin yung post and lintel sa architecture nila, yun naman yung naging X and Y coordinates ng cross. At parehong pinahiran ng dugo. At pag may pahit ng dugo, napapawalang bisa ang kamatayan, naliligtas yung mga nasa likod ng dugo na yun. At sinasabi ng 1 Corinthians 5:7, si Jesus yun, ang dugo ni Jesus, ang Passover blood. Kapag ikaw ay nalinis ng dugong ito, hindi ka tatabla ng kamatayan na espiritual, bagamat noong panahon sa Egypt ay isang physical na kamatayan ang ipinakita halimbawa. 1 Peter 1:18-19, you were rescued from the useless way of life. You were rescued by the precious blood of Christ, that spotless and innocent lamb. Dahil dapat yung mga tupa na kinakatay nung araw ay
malinis, walang dumi, walang bahid, walang sakit. Perfect. At si Jesus naman, sa kanyang buhay na walang kasalanan, was the perfect lamb that was offered for the sins of many. Hebrews 9:11-14. But Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Ikinopampara si Jesus sa mga high priest noong araw. Napapasok sila sa loob ng templo, dun sa Holy of Holies, dala-dala nila yung dugo nung tupa na inialay. Pero sabi dito, si Jesus hindi lang dun sa templo pumasok, umakyat siya sa langit. At hindi lang dugo ng mga tupa ang dala niya, sarili niyang dugo. Yun ang ipinagugas niya sa kasalanan ng mga tao. Kaya naman walang duda na ang lahat ng tao ay may kaligtasan dahil walang hangganan ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo para magligtas. The sacrifice of Jesus is complete and perfect to save all men from all sins. Sapat. Dahil hindi lang dugo ng tupa, dugo niya mismo. Dahil doon, ang sakripisyo na dati ginagawa lang na ginagamit ay tupa para sa mga Israelites, ngayon dahil si Jesus ng anak ng Diyos ang namatay at nagtigis ng kanyang dugo, ito hindi lang para sa Israelites, para sa lahat ng tao. At hindi lang sa panahon niya, pati sa mga panahon bago siya isinilang at sa mga panahon matapos siya bumalik sa langit. Because Christ is eternal. At yan ay ipinakadiin-diin ni John yung timing. Sabi niya, He was alive before I was born. There was an emphasis on the eternal quality of Jesus Christ. Kaya alam naman natin unang ipinanganak si John, mas matanda siya ng 6 na buwan kaysa kay Jesus, physically. Pero sabi ni John, dati na siya, nandyan na siya bago pa man ako isilang. At sa John 8:58, sabi ng Panginoon, I tell you for certain that even before Abraham was, I was and I am. Hindi nga lang bago sinilang si John, bago pa si Abraham na kanununuan nila, nandun na daw siya. Sabi niya, I was and I am. Yung I am naman yung ginamit niyang pangalan kay Moses. Sabi niya, Moses, ano pong pangalan niyo? I am. Basta, ako ay ako. Binibigyan ng diin that Jesus is timeless and eternal, meaning to say that His work is good for all time, anytime. John 1:32-34. I was there, sa pagpapatuloy ni John. And so the Spirit came down on him like a dove from heaven. So una dumating representative ng temple, then yung representative ng Pharisees, and then dumating ang Panginoong Jesus, at ngayon naman ang Espiritu Santo. Parang prosesyon ng mga personalities. I was there, and so the Spirit came down on him like a dove from heaven. And the Spirit stayed on him. Before this, I didn't know who he was, but the one who sent me to baptize with water had told me, you will see the Spirit come down and stay on someone. Then you will know that he is the one who will baptize with the Holy Spirit. I saw this happen, and I tell you that he is the Son of God. Si John kasi ang taas ng credibility. Pinaniniwalaan talaga siya anuman ang sabihin niya. At ang buhay niya, walang bahid, walang maipinta sa mga tao. At ngayon, nagpapautismo siya para manumbalik ang mga tao sa Diyos. Sabi niya, ako nagpapatotoo sa inyo, itong Jesus na ito, yan ang anak ng Diyos. Hindi yan basta tulad lang natin, bagamat mukhang katulad natin sa ibang aspeto ng kanyang pagkatao. Pero hindi lang yan tao, bago pa ako isinilang, nandyan na siya. At sabi ng Panginoon, bago pa nga si Abraham isilang, nandun na rin ako. At hindi mawawala ang halaga ng kanyang ginawa kahit dumating at lumipas ang panahon. At sa katunayan, sabi ni Juan, bumaba sa kanyang espiritu, ang banal na espiritu at nanahan sa kanya. Sa katunayan, alam nating nadinig pa nga ni Juan ang tinig ng Ama sa langit na sinasabi at pinatotohanan ng ito ang aking anak na lubos kong ginalulugdan. Lahat na lang nagsama-sama para patunayan kung sino si Jesus.
So John testifies that Jesus is the Son of God. Napakaraming kahulugan, mga kapatid, ng Son of God. And the least of that for you to think is the biological meaning of it. Siyempre, hindi yun. Hindi naman biological son. Napakatalinaga at napakahalaga. It could mean that Jesus is the element of God. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kung ano si Jesus, yun ang Diyos Ama. Walang pinagkaiba. Kaya lang nagsuot ng lupang katawan. Jesus is the thought of God. Yun ding word, thought yun eh. The Word became flesh. Yung hindi nakikita, hindi nahihipo, nagkaroon ng katawang lupa, pwede man nang makita, pwede man nang mahipo, yun si Jesus. Pero siya ay buong-buong Diyos at siya ay nagkatawang tao. That a son of God is the executor of God's will. Di ba yan ang ibig sabihin ng son? Tagasunod sa kagustuhan ng ama. And a son, Jesus, is the expression of God or Godness ng pagiging Diyos. Colossians 2:9, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, or God lives fully in Christ according to the contemporary English version. The New International Version says, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Yung buong-buong Diyos sa langit na Ama ay nagkatawang tao, at ang himala na natili ang Ama sa langit habang merong second person of this one and the same God, meaning Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world, God loved the world, the people of this world so much, that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. So as Son of God, Jesus is the perfect revelation of the Father to the human race. Now, John prophesies, sabi niya, tulad ko, makikilala niyo rin si Jesus. At yan din ang malalaman niyo tungkol sa Kanya. End of the short episode. Pero anong kahulugan yan sa atin, mga kapatid? Ano pong kahulugan sa inyo na si Jesus ay anak ng Diyos? Timeless, spaceless, eternal. What it means that Jesus is timeless and eternal is that the efficacy of His sacrifice works all the time. Tumakalab ang Kanyang ministry sa lahat ng panahon. Walang una, walang huli. Lahat ng gustong talaban nito ay tatablan naman nito. And what does it mean that Jesus, God's Lamb, takes away the sin of the world? This is even more relevant and useful. Anong kahulugan na siya ay kordero ng Diyos o tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Tulad ng sinabi sa John 1:29 at ating sariwain, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Note, mga kapatid, sin, not sins. Who take away the sin of the world. At mamaya tatalakayan natin kung bakit singular yan at hindi plural form. Though His perfect sacrifice and through it, Jesus did not take away individual, isolatable sins. Hindi inako ng Panginoon ng isa-isa, kapra-kapraso, kanya-kanyang kasalanan. But He took away sin as a whole, pakyaw. He took away the offense of sin. Hindi lang pinili itong kasalanan na ito, itong kasalanan na yun, yung kasalanan ni ganyan, yung kasalanan ni ganitong tao. No. Kasalanan as a whole, yun ang kinuha ng Panginoon. Buong-buo. So there is no sin you can commit that is beyond redemption. There is no sin you can commit that can make God stop loving you because Jesus took away the sin of the world. Hindi lang hiwa-hiwalay na kanya-kanya, buong-buong kasalanan as a whole, nilinis, tinanggal, kinuha ng Panginoon. Saan niya dinala? Dinala niya sa katawan niya. Kaya yung katawan niya ay pinatay, ang dugo niya ay tinigis,
dala ng katawan niya ang kasalanan ng lahat nung nangyari yon. Kung kaya no ang katawan niya ay bumangon mula sa kamatayan, natalo ng kanyang sakripisyo ang kapangyarihan ng kasalanan. Perfect work. Therefore, no one is unsavable. Why? Because Jesus took away sin. Not only sins ni ganon, sins ni ganyan, kundi collectively sin. Romans 5:8, but God showed us, showed how much He loved us by having Christ die for us, even though we were sinful. Kailan daw ba namatay ang Panginoong Jesus para sa atin? Edi yung mga kasalanan ko. Nung hindi pa tayo napapatawad, nung hindi pa tayo tumatanggap sa Kanya, hindi pa natin siya kinikilala, nung pa man namatay na siya para sa atin. Sabi ng King James Version, while we were yet sinners, Christ died for us. Anong kahulugan nun? Eh kung nung hindi ka pa believer, hindi ka pa saved, noon namatay si Jesus para sa'yo, noon Kanya minahal, ngayon pa kayang believer ka na at saved ka pa, ka na, ngayon ka pa niya hindi mahalin kahit paminsan-minsan ay nagkakamali ka at nagkukulang. So ang dapat na nagiging epekto sa atin itong kahulugan na siya ang kordero ng Diyos, He is the Lamb of God, mas lalo kang secure. Hindi yung tinanggap na ang Panginoon, nanalig ka na, tapos nagkakasala ka, nagkukulang ka dahil ikay tao, nagdududa ka na naman kung ligtas ka, pupunta ka na naman ba sa impyerno, at meron naman talaga mga teacher at mga grupong walang ididikdik sa utak mong kundi, tuwing nagkakamali ka, to hell ka na naman, hindi ka naman tatahimik, hindi ka naman papakali. Parang nasa sayo at nakasalalay sa performance mo ang iyong salvation, eh di pagka ganun, hindi perfect yung sacrifice. Hindi siya savior ko, savior lang. Niligtas kami sa ni Jesus, and then after you receive it, i-maintain mo, ikaw na ngayon ang savior ng sarili mo. It goes against the very fabric of Jesus being the perfect Lamb of God. 1 Corinthians 6:11, some of you used to be like that, meaning sinful. But now the name of our Lord Jesus Christ and the power of God's Spirit have washed you and made you holy and acceptable to God. Past tense na. Sabi ka niya kayo nung araw, marami rin kayong mga kasalanan tulad ng iba, pero nahugasan na kayo ng dugo ni Kristo. Naging ganap na kayo, ginawa na kayong banal, at ginawa na kayong katanggap-tanggap sa Diyos, at wala nang bawian yun. Kung nung araw na hindi mo pa tinatanggap si Jesus, namatay siya para sa'yo, ngayon pang tinanggap mo na siya, ngayon ka pa niya bitawan? Ngayon ka pa kaya mahadlangan, at ngayon pa kaya mahadlangan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Eh kung nung araw nga hindi ka pa kaibigan ni Jesus, namatay siya para sa'yo, eh ngayon nakipagkaibigan ka, tinanggap mo ang kanyang pagliligtas, di lalo ka na niyang mahal ngayon. Believers should stop being afraid of sin and hell. Hindi natin sinabing huwag ka nang matakot sa kasalanan, therefore magkasala ka na. Pero ibig sabihin lang, pumayapa ka, wala kang pwedeng gawin na pwedeng maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, kaya ka naman nalapit sa Diyos, hindi naman ikaw ang pinili. Sabi ni Lord, you did not choose me, but I chose you. Hindi nyo naman inisip na ako'y mamatay para sa inyo, ah. Ang Ama sa Langit ang nag-isip niyan. Hindi nyo naman ako hinimok na pumunta sa krus at mamatay para sa inyo. Ako nagkusang gawin yon. So, nasa kamay ko yan, wala sa kamay nyo. At kung iniligtas ka ng Panginoon, ang kaligtasan para sa iyo ay sapat. Kay ayaw mo, kay hindi, sapat yon. Kasi hindi nakasalalay sa iyo ang lordship ng Panginoon sa kanyang sarili. Nakasalalay. 1 John 2. My children, I am writing this so that you won't sin. But if you do sin, Jesus Christ always does the right thing, and He will speak to the Father for us. Christ is a sacrifice that takes away our sins and the sins of the world's people. Sabi niya, hindi ko ipinapaliwanag sa inyo ang kaligtasan at hindi ko ipinapakadiin-diin ang perfection ng kaligtasan para kayo turuan o konsentihing magkasala. Sinusulat ako sa inyo, sabi ng Bernard, para na huwag kayong gumawa ng kasalanan. Pero kung sa paminsan-minsan na naigamin yung pagiging tao at nagkasala kayo, meron tayong pag-aayos ng ating aso.
ang Panginoong Jesus na nakaupo sa kanan ng Diyos Ama ay laging nakikinusap para sa atin. May pinapaalala ko sa lahat na pinayaran na niya ang lahat ng kasalanan nating nagawa, ginagawa at gagawin.